as we listen to your word this morning. Lord, we pray that you will speak to us mightily. Open our eyes and our ears so that we will see and hear your truth, Lord. Use our speaker mightily this morning, Lord. This is our prayer in Jesus' name. Amen. The Lord is awesome, mighty and great, na lalo namang dapat maging dahilan para tayo maging mapagpakumbaba. Ang ating pag-aaral ngayon, pinamagatang showing off o pagpapasikat, pagyayabang. Panginoon, showing off o pagpapasikat, pagyayabang. Panginoon naming Diyos, kapag linawin niyo po ang aming isip, liwanagan niyo po ang aming pangangatwiran, turuan niyo po kami. Gayunman, patawarin niyo kami sa aming mga kasalanan, gawin niyo kaming karapat, gawin niyo kaming karapat dapat tumanggap ng pagtuturo, pagtutuwid, pagpapalakas. Lead us, teach us, hold us by the hand so we can follow you, Lord, and be more and more like your Son, Jesus. Give us wisdom. In the name of Jesus, we pray with thanksgiving. Amen. Showing off pagyayabang. 2 Kings 20, 12 to 18. Nabalita ni Merodach Baladan, hari ng Babylonia at anak ni Baladan, na may sakit si Ezekias, kaya sinulatan niya ito at pinadalhan ng regalo. Ang mga sugo ni Merodach Baladan ay malugod namang tinanggap ni Ezekias. Ipinakita pa niya sa mga ito ang kayamanan ng kanyang kaharian. Ang mga pilak, ginto, pabango, mamakapang pandigma, at lahat ng nasa kanyang taguan. Wala siyang hindi ipinagmalaki sa kanila. Pagkatapos, nilapitan siya ng propetang si Isaias at tinanong, "Taga saan ba sila? At ano ang sinabi nila sa iyo?" "Galing sila sa isang malayong lupain, sa Babylonia," sagot ni Ezekias. "Ano ba ang nakita nila sa iyong palasyo?" tanong uli ni Isaias. "Ipinakita ko sa kanila ang lahat ng narito. Wala akong inilihim," sagot ni Ezekias. Sinabi ni Isaias, "Pakinggan mo itong ipinasasabi ni Yahweh. Darating ang araw na ang lahat ng nasa palasyo mo, pati ang tinipong kayamanan ng iyong mga ninuno ay dadalhin sa Babylonia. Walang maiiwan dito. Pati ang ilan sa iyong mga anak na lalaki ay kukunin at gagawin nilang yunoko sa palasyo ng hari ng Babylonia." Pagpalainawa tayo ng Panginoon sa pagbasa ng napakatanda ng kasaysayan na magpahanggang ngayon ay may aral para sa ating lahat. Ito ay tungkol, magpahanggang ngayon ay may aral para sa ating lahat. Ito ay tungkol kay King Ezekiah na nagkasakit at pinadalhan ang sulat at mga sugo ng hari ng Babylonia. At isa-isahin natin kung ano talaga ang naganap. Merodach Baladan was now king of Babylonia, and when he learned that Ezekiah had been sick, he sent messengers with letters and gifts for him. Hezekiah welcomed the messengers and showed them all the silver, the gold, the spices, and all the fine oils that were in his storehouse. He even showed them where he kept his weapons. Nothing in his palace or in his entire kingdom was kept hidden from them. Isang tactical blunder. Natuwa si Ezekias na dahil sa kanyang pagkakasakit ay pinadalan siya ng sulat at mga regalo at sugo ng hari ng napakalaking imperyo na Babylonia. At dahil doon, ipinasyal niya ang mga ito sa bawat sulok ng kanyang palasyo, ipinakita ang kanyang mga kayamanan, pati taguan ng kanyang mga sandata, wala siyang inilihim. Ang date nito, between 720 to about 700 before the Christian era. Naganap yun. What happened? King Hezekiah was flattered. Nabola. Sumarap ang pakiramdam dahil isang malaking imperyo ang nagpadala sa kanya ng mga sugo at mga regalo at mga sulat. Therefore, he showed off.
Unknowingly, he showed off not only to Babylonian messengers but also to Babylonian spies. Mga tik-tik, mga espia. 2 Kings 20:14, Isaiah asked Hezekiah, where did these men come from? What do they want? Nabalitaan ng propeta na ang hari ay nag-entertain ng mga bisita at matapos ang okasyon, pumunta ang propeta sa hari at nagtanong, nag-usisa, taga saan ang mga bisita mo? Anong pakay nila? These are basic intelligence, warfare, and diplomacy issues that the king should have thought of but did not. Kinailangan na yung propeta ang pumunta sa hari para ipaalala sa kanya kung anong dapat ay ginawa at hindi niya ginawa. 2 Kings 20:14, sagot ng hari, they came all the way from Babylonia. Babylonia was an empire and therefore a threat. Isang malaking banta, isang malaking panganib sa Israel ang makapangyarihang imperyo na ito. 2 Kings 20:15, what did you show them? Isaiah asked. It was another security issue. Yun lang, pinapasok mo sila dito sa palasyo, na-casing na nila yung palasyo mo. Nakita na nila ang mga bintana, ang mga pintuan, ang mga lagusan. Makakapagplano na sila ng pwedeng atake. So ano pa ang ipinakita mo? 2 Kings 20:15, Hezekiah answered, I showed them everything in my kingdom. It was a major foolishness. The king showed his potential enemies and conquerors his military secrets, his strengths and his weaknesses, and even his hidden wealth. Yung mga kayamanan na inipon ng mga ninuno niyang hari ng henerasyon-henerasyon, from generation to generation, ipinakita din niya na inventaryo na ng mga potential enemies ang kanyang mga gamit na pwedeng panghawakan kung may digmaan. 2 Kings 20, 16-18, then Isaiah told Hezekiah, I have this message from the Lord. One day, everything you and your ancestors have stored up will be taken to Babylonia. The Lord has promised that nothing, kung anong alam mo. Proverbs 17:27-28, the one who has knowledge uses words with restraint. And whoever has understanding is even-tempered. Even fools are thought wise if they keep silent, and discerning if they hold their tongues. Katangian daw ng marurunong na hindi nagsasalita agad at tipid lang ang salita. Kahit nga daw wala kang alam, kung tahimik ka, baka sakaling mapagkamalang ka pang sobrang dunong na ayaw mong patulan yung kausap mo. Yung pala talagang wala ka lang alam. Pero mas mabuting tahimik ka kaysa sobra kang daldal, hindi katulad ni Hezekiah, sinabi na ang lahat-lahat doon sa kaharap. Yung mga sa internet, sabi nyo, the whole family is going on a vacation. Yay! We'll be away for 7 days. Ina-advertise yung sa mga magnanakaw na walang tao sa bahay nyo. Kadaldalan, nalilimas ang bahay mo. Nandito ako ngayon sa ganitong bus station. Sasakay ako ng ganitong bus. Pupunta ako doon. Ina-advertise yung sa mga kidnapper, holdupper, rapist, kung nasan kayo. Huwag sobrang matabil. Lalo pagka inilagay mo sa internet yan, ang dami-dami nang nakakaalam. Sino-sino ang nanonood ng mga account nyo na may mga masasamang balak? Huwag yung sinasabi ko may pupuntahan kayo yung before. Ikuwento nyo na lang after, tapos na. Pero yung before, naaabangan tuloy kayo, napupuntahan kayo doon. Dapat tapos na. Gustuhin man nila, wala na. Tapos na, past tense na kasi. Yung iba naman kasi, dito ako sa paborito kong restaurant, itong kinakain ko, yung gusto tuloy lumason sa inyo, dahil hindi lang gawin. Kasi alam na nila kung saan sila maglalason. Kasi nandun pala kayo. Pati ba niya lahat na nilululon, kailangan ipakita sa internet, itong kakainin ko, itong kinain ko, dito ako nakaupo. Bakit? Tatatlo naman yung followers nyo. Haters pa yung dalawa. Anong napala mo? Huwag sobrang madaldal. Do not show everything in your kingdom. Do not say or verbalize every thought on your mind, especially in the presence of your Babylonians. Mga kapatid, huwag laging sabihin ang iniisip. Ang laman ng isip nyo na kayo lang may alam kayamanan,
Pag naibunyag nyo na, pwedeng maging liability na yon. Ecclesiastes 10:20, do not revile the king even in your thoughts, or curse the rich in your bedroom, because a bird in the sky might carry your words, and a bird on the wing may report what you say. So yeah, kahit nga sa isip, mag-isip-isip ka, huwag kang masyadong pabaya sa pag-iisip, lalo laban sa mga makapangyarihan. Baka may dumadaang ibon, ma-pick up ang iniisip mo at magkwento doon sa pinag-iisipan mo ng ganyan. Alam nyo kung sino yung ibon na yon? Tumingin kayo sa paligid nyo. Ganyan. Alam nyo kung sino yung ibon na yon? Tumingin kayo sa paligid nyo. Mga kumare, kaibigan, textmate, yan yung mga ibon. May sinabi ka, mamaya alam na ng buong bayan. At kung gusto mo ang isang sekreto mo ay kumalat agad, ang sabihin mo, sa'yo ko lang sinabi, huwag mo sasabihin kahit kanino, ay makakapangako ka, kakalat yon. At huwag na huwag kayong maniniwala sa nagsasabi, oo, hindi ko sasabihin kahit kanino. Gusto niyang malaman yon, kaya siya nangangako. Kasi ang taong matino, sabi niya, ay, mahirap yatang hawakan yung secret mo, huwag mo na lang sabihin sa akin kasi mahirap maghawak ng secret eh. Mahirapan ako, huwag na lang. Pero yung gustong-gustong malaman ng secret mo, gusto ka kasi niyang ipamalita. Huwag kang magtitiwala. Kasi mo, alam mo, may sasabihin ako sa'yo, secret, tapos nakanganga agad talaga. Ay, I changed my mind. Di ko na sasabihin sa'yo. Gustong-gusto mo palang malaman. Pag-ingatan ng alam. Watch out for birds. At sabi nila, you should not tell secrets in a vegetable garden because even corns have ears and potatoes have eyes. Maingat ka sa pagsasalita. At lalo mga kapatid, do not show off knowledge. Okay, matalino ka. Marami kang alam. Pero kung kikibuka, yun lang per need basis. Hindi may nagsabi sa yung, alam mo, masarap palang pumunta doon sa ganitong mall. Tuwan-tuwa siya dahil na-discover niya. Ikaw naman, ah, lagi ako doon. Alam mo ba yung mga tindahan doon? Ganito, ganon, ganon. Sa first, second floor, ganito, ganon. Sa third floor, ganon, ganon. Actually, sinasabi mo lang, luma ka na, nauna na ako kaysa sa'yo. Konti ang alam mo, mas marami ang alam ko. Mga kapatid, walang matutuwa sa inyo. Kakamuhian kayo ng mga tao na laging kayo ang mas matalino. Na pag may nalaman siyang bago, mas bago yung alam mo, luma na yung alam niya. Walang matutuwa sa inyo noon. Resist the temptation to always be the star. Bigyan niyo naman ng chance yung iba na maging star. Pag na-discover lang, uy, patay na pala si Ninoy Aquino. So, ah, talaga, kailan? Dahil ngayon lang niya nalaman eh. Ikaw naman, ang tagal na niyan, luma na. Sa palagay niyo, matutuwa siya sa inyo. So, huwag kayo laging gustong daigin ng kapwa. May ganun eh. Pagka ang tiya mo, abogada, yung tiya niya, Chief Justice of the Supreme Court. Talo ka na agad. Pagka yung tiya niya, bumili ng bahay sa isang maliit na subdivision, ang bahay ng tiya niya sa Forbes Park, yung laging siya panalo, mawawala ng kaibigan yung ganun tao. Let others shine. Give them their 3 seconds of fame. Matalino ka, magiging mapagbigay ka. Hindi ka laging pumapatol, hindi ka laging nagmamagaling. Bigyan mo ng chance yung iba. Yung iba may sasabihin na recipe, uunahan mo na agad. Dahil alam mo rin yun. Mas may alam ka pangang mas magandang recipe. Paminsan-minsan, it's good. People like to know about what you know. But it is seldom. Do not display your knowledge needlessly. Kaya sabi, this is from the Lord. This is wisdom. Don't open your mouth too soon. Do lack of discretion ruin you. Proverbs 12:13, evildoers are trapped by their sinful talk. Pag sinabi na ng salita mo, kadena na yan, itatali ka na. Sasabihin kasi ng tao, di ba sabi mo? Pag marami kang sinasabi, itinatali mo ang sarili mo. You paint yourself in a corner. Don't release words easily. Proverbs 12:23, the prudent keep their knowledge to themselves. But a fool's heart blurs out folly. Pag tinatanong ka, sumagot. Kumibuka lang kahit hindi tinatanong kung may buhay na nanganganib. At kailangan kumibuka. Pero yung para lang makipagpaligsahan sa gusto magpasikat, hayaan nyo na sila. Proverbs 22:23, those who guard their mouths and their tongues keep themselves from calamity. Bantayan ang sinasabi. Don't show off. You would only display your poverty
mas nagpapasikat kahit mayaman, kahit maganda, ipinapakita mo lang ang sobra mong kasalatan sa iyong puso, sa iyong kalooban. The more you always want to glorify yourself, you're only advertising your emotional and spiritual poverty. Mas lalo ka lang nabibisto. Don't show off and don't display your need to impress, because nobody is impressed with very impressive people. Kailangan lahat may chance na siya naman ang bida, siya naman ang hinangaan, hindi laging ikaw. At lalong-lalo na kung hindi ka naman talaga tunay na kahanga-hanga, hindi dapat talagang lalo ka maging humble, walang mabuting uuwian ang sobrang kadaldalan. Ang pagpapakita sa mga tao ng mga lihim mo, ingatan mo yan, because yung mga confident na yan, ang dali-dali na maging siyang yung mga critics at mga gossips. Gusto ng Panginoon, tahimik ang ating buhay. At isa sa sikreto ng tahimik na buhay, less talk, less pride, less showing off. Then, para kang mababa na halaman, hindi ka tinatamaan ng lahat na dumadaan na hangin. Para kang prutas na nakatago ang mga bunga, hindi laging binabato. Hindi display na display, naaagaw lang. Aming Diyos, sa kasaysayan na ito ni Hezekiah, na siya ay nalinlang, nagpasikat, nagyabang, turuan niyo po kami ng leksyon. Dear Lord, as your people ponder the meaning of this story in their personal lives, give us wisdom. Reveal to us our weaknesses. Show us how to be strong, how to become real, quiet winners. Sumunod.